Welcome back sa aking YouTube channel, mga kaibon. So sa araw na to, sasabihin ko sa inyo ang walong masustansyang gulay at ang kanilang benepisyo sa inyong alagang African lovebirds. So kung gusto mo malaman, panoorin mo ang video na to hanggang sa dulo. So nga pala, mga kaibon, na sa mga may katanungan dyan about sa African lovebirds, mag-comment lang kayo sa video na to or sa iba pa mga video. O di kaya, message nyo ako doon sa aking FB page na Shani Bunan. Ilalagay ko ang link sa description box, mga kaibon, na kayo na lang ang tumingin. So pakilike na rin ang aking FB page, mga kaibon. Thank you. So ngayon na nandito tayo ngayon sa aking munting ibunan at magbibigay ako ng gulay at sanga ng malunggay ang bibigay ko at malunggay. Ayan. So sasabihin ko na sa inyo ngayon ang walong masustansyang gulay na pwede nyo ibigay sa ibon nyo. So ang mga gulay na babanggitin ko ay mga mumurahing gulay lang at madali lang hanapin. So ang mga gulay na ito ay madaming benepisyo sa ating mga alagang ibon. So ang unang gulay na babanggitin ko ay ang malunggay. Ang malunggay ay madali lang hanapin. Meron nito sa tabi-tabi, sa mga kapitbahay natin, kaya sa bakuran natin. Pero kung meron kayong mahihingan ng sanga, yung malaki-laki, magtubo na lang kayo para hindi na kayo humihingi. Kasi nakakaya kapag humihingi, di ba? So magtanim na lang kayo. Magtanim na lang kayo, madali lang naman tumubuto eh. Yung isang sanga malaki at iyan nyo lang sa lupa, itanim nyo lang sa lupa, so tutubo na yon, magkakadahon na yon. So ang malunggay ay marami ding benepisyo sa ating alagang ibon. So sa una, sa dahon, ang benepisyo ng dahon ay pampaganda ng kulay ng balahibo. Ano-ano mga vitamins na meron sa dahon? Meron siyang vitamin A, vitamin C, meron siyang potassium, protein, at iron. At ito maganda, mga kaibon, meron siyang calcium. Yun, calcium, napaka-importante sa ibon natin yan. Pampatibay ng buto at pampatibay ng eggshell ng ibon. So ito, lumipat na tayo dito sa sanga. Ayan, sanga ng malunggay. Ang sanga ng malunggay ay merong isang special na vitamins yan para sa ating alaga. Sinabi ito sa akin ng isang veteran mag-iibon. So gusto ko lang i-share to sa inyo. Ang sanga ng malunggay daw ay pwedeng pampurga. Yan, mga kaibon. Yon, yung nasa sinabi ko nga, pwedeng pampurga. So imbis na bumili kayo ng pampurga, yung mga nakapak, inalo sa tubig, huwag na kayong bumili ng ganon. Magano na lang kayo, magsanga ng malunggay na lang kayo. Yung sanga ng malunggay, marami na rin vitamins yun. Maliban sa pampurga, meron na rin vitamin A yun. At pampaganda ng kulay ng balahibo. Yung binibili kasi na naka-sachet, titiplahin pa yon. Ito, lalagay mo lang sa cage, kakainin na nila yan, ngatin na nila. So, anti-stress na rin sa kanila para may inaano sila, may pinagkakabalahan sila habang nasa loob ng cage. It, hindi sila may stress. So, ang pangalawang gulay, mga kaibon, ay talbos ng kamote. So ito, ang talbos na kamote ay meron din siyang sekreto na vitamins. So meron siyang vitamin A, vitamin C, iron, iodine, at itong sekreto niya, mga kaibon, itong meron sa talbos ng kamote, pampagana siyang magmate para din siya sa breeding, mga kaibon. Yun ang maganda sa talbos ng kamote. Para sa breeding, napakaganda nito sa breeding. Mabilis mag-breed ang inyong mga alaga. So ang talbos ng kamote ay madali lang ring hanapin. Nahanap to sa mga tabi-tabi lang, tsaka madali lang tumubo to. Pumutol lang kayo ng sanga tapos itubo nyo, tutubo na yon. So ang next natin nga gulay ay ang kangkong. Ang kangkong ay madali lang din hanapin, sa tabi-tabi kagaya ng talbos ng kamote, madali lang din tumubo. So ang kangkong ay merong vitamin A, vitamin C, at meron din siyang vitamins para sa balat ng ibon, yung pampaganda ng tubo ng balahibo.
At meron din siyang pampaganang magmate sa ibon. So ayun, yung dalawang gulay natin, na dalawang gulay na sinabi ko mga kaibon ay pampagana daw magmate. Nasabi kasi sa akin ng mga veterano na pinagtanungan ko, ang talbos ng kamote daw at ang kangkong ay pampaganang magmate na mga kaibon. So imbis na bumili kayo ng mga vitamins pampaganang magmate, mag natural na lang kayo, yon mura pa to. Talbos ng kamote at kangkong. So ang next natin mga kaibon ay ang pechay. Ang pechay ay merong vitamin A, vitamin K, magnesium, iron, at vitamin C. Meron din siyang calcium mga kaibon, yon kagaya ng malunggay. Meron siyang calcium. Napaka-importante ng calcium sa mga alaga natin. So, ang next natin mga kaibon ay nga pala mga kaibon, ang pechay madali lang din hanapin at mura lang. 10 piso, marami-rami na yon. So, ang next natin na gulay ay carrots. Ang carrots ay may vitamins and minerals. Meron din siyang biotin, potassium, and vitamin A. Meron din siyang vitamin K1, vitamin B6, at meron din siyang pampaganda ng kulay ng ibon, pampatingkad ng kulay, pampaganda ng tubo ng balahibo. Ayun. So, ang carrots ay hindi ito matutubo, pero mura lang to mga kaibon. So, ang next natin ay ang sili. Sa sili mga kaibon ay meron dalawang klase. Merong kulay green, merong kulay red. Yung kulay green mga kaibon ay hindi gaanong manghang, pero pwede na rin yon. Pero ang meron sa sili ay ang mga vitamins na vitamin C, vitamin E. Sa kulay green ay meron din siyang vitamin E, pero hindi gaanong matindi ang vitamin E niya. Kumbaga hindi gaanong marami ang vitamin E sa sili. Mas maraming vitamin E sa siling kulay red. Ayun. Sa siling, ang vitamin E kasi ay pampaganang magmate mga kaibon. Ang sili ay pampaganang magmate dahil marami siyang vitamin E. Kaya karamihan tinatry nila ang sili na gamitin pang pa-mate ng ibon nila. At yung iba ay gumagana naman, nagme-mate naman yung mga ibon nila. Ang dami nang nagtry nito mga kaibon. Yung iba nagme-mate yung mga ibon nila, yung iba naging gugagat dahil sa paggamit nila ng sili. So, ang next ay, ang sili ay madali lang din hanapin at mura lang. So, ang next natin ay ang kalabasa. Ang kalabasa ay merong vitamin A, vitamin B6, merong vitamin C, vitamin K1, at meron din siyang magnesium, fiber, phosphorus, potassium. At ang kalabasa mga kaibon ay merong ding pampaganda ng balahibo, pampatingkad ng kulay. At yung pampaganda ng kulay, ibig sabihin yung hindi sila dry, hindi dry yung mga ibon nyo, hindi dry yung mga ibon nyo mga kaibon. Yung parang napakagandang tignan kapag tinignan nyo, yung matingkad talaga sila, hindi sila gaanong, hindi sila lata. So napakaganda ng mga gulay na binabanggit ko mga kaibon. So ang kalabasa ay madali lang din hanapin, pero hindi mo to madali lang din tong patubuin, pero mahaba, matagal bago magmumunga, pero mura lang. So next natin mga kaibon ay ang okra. Ang okra ay merong potassium, vitamin K, vitamin C, at calcium. At calcium mga kaibon, meron din siyang calcium. Yun ang maganda, merong calcium. So ang okra ay madali lang din hanapin, madali lang din patubuin, at mura lang mga kaibon. So mga kaibon, ang mga binanggit kong gulay ay halos merong calcium, pampatingkad ng kulay, at pampaganang magmate. Kaya kung gusto mong magkaroon ng calcium ang ibon mo at ayaw mo na, at na wala ka ng budget pambili ng cattle bone, gamitin mo na lang yung mga binanggit kong gulay at siguradong magkakaroon ng calcium ang ibon mo. At kung wala ka naman budget para sa fertility booster at pampagana magmate, gamitin mo na lang yung mga binanggit kong gulay. Umamit ka na lang ng mga binanggit kong gulay dahil sinabi din sa akin to ng mga veterano.
So ako, tinry ko na rin. Ayan. Kaya nakita nyo, doon sa mga nakaraang kong vlog, may nangitlog ng dalawang pair kasi kinamitan ko ng gulay. Ng mga binanggit kong gulay ngayon. So napaka-effective talaga mga kaibon. Halos ang mga binanggit kong gulay, merong calcium, pampaganang magmate, pampaganda ng balahibo, at pampaganda ng kulay. Kung gusto mo rin gumanda ang kulay ng ibon mo, try mo rin ng mga binanggit kong gulay. Bigyan mo rin sila ng ganyan. Madali lang, madali lang naman silang hanapin eh. Sa mga tabi-tabi or sa mga nagro-rolling ng mga nagtitinda, meron din. Mura pa. Kesa sa bumili ka ng fertility booster at bumili ka ng pampurga. So yun pala, meron din pampurga yung isa sa nabanggit nating gulay. So yun lang mga kaibon. Sana may nagustuhan nyo ang video na to. Please like, share, and subscribe.